Yo, 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 what's good mga kamajime? Once again, Majime is back. Welcome to my YouTube channel. So, ayun, para sa vlog natin ngayon, mag-unplastic tayo na itong in-order ko sa Lazada na replacement lens para sa SJ Cam 4000 natin. So, i-unboxing natin yan at the same time, ipapakita ko rin sa inyo kung paano ang proper na magpalit ng lens stock to replacement. So, ayun, samahan nyo ako mga kamajime. I-unplastic muna natin to at syempre ipapakita rin natin yung review ng stock to palit. So ayun, samahan nyo ako mga kamajime, sama-sama nating i-unbox tong in-order ko. So ayun, ito na nga, nabuksan na natin yung order natin mga kamajime. Ayan, kita nyo naman dito sa video natin na to is safe na safe, naka-bubble wrap. At kita nyo naman nakatakip pa yung lens nya para syempre iwas gas-gas. Kung mapapansin nyo mga kamajime, ibang-iba yung lens nito kesa dun sa stock natin, no? Kasi makikita nyo sa stock natin, naka-plat lang yung pinakang lens nya pero ito, naka-wide sya, no? So ayun, this part tatakpan ko muna ulit para syempre hindi siya magasgasan. So ayun, try naman natin na bubuksan na natin yung SJ cam natin for replacement para mapalitan na natin yung lens natin. So yan pa rin kayo mga kamajime, tuloy-tuloy lang tayo. So ayun, this part mga kamajime, ayan, kinuha na natin yung SJ cam 4000 natin para ipakita sa inyo kung paano magbukas. At syempre, ready natin yung tools natin. So, bali, ang kailangan lang naman na tools, kung makikita nyo, maliit lang naman yung tools natin. Isang negative at saka isang positive. Yung negative para pang angat or bubuksan natin kasi nakaklip lang naman yung pinakang harap nya sa may lens yan. Kita nyo, sinusundot ko siya dyan. Makikita nyo, manipis lang yan, susunditin lang natin. Tapos, yung positive naman is gagamitin natin para dun sa mga maliliit na turilyo nya. So, kailangan manipis at maliit lang yung negative-positive na gagamitin natin pang bukas. So, ayun, fast forward lang muna natin. Papakita natin sa inyo lahat yan. So, ayun, this part naman, ayan, nabuksan na natin. So, ayan, meron siya mga tornilyo dyan. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. So, pitong tornilyo na maliliit ang tatanggalin natin. So, kailangan ingatan natin yung mga tornilyo kasi lahat yan is gagamitin pa rin natin para maibalik yung pinakantakip niya. So, yun na lang ulit mga kamajime. Tuloy-tuloy lang tayo. So ayun, natanggal na nga natin lahat ng mga tornilyo mga kamajime, no? Pero sa part na to, medyo nahirapan akong tanggalin kasi meron siyang glue stick dati dahil sa yung saksakan natin ng mic is modified nga siya. So kailangan nilang lagyan ng glue stick para hindi siya gumalaw. So ayan, nakikita nyo naman, di ba? Ayan yung saksakan, yan yung nakamodify dati. So ayun, dahil nga nabuksan na natin mga kamajime, ingat lang kasi meron siya ditong maliit na wire yung pinagdudugtungan na itong takip at saka dun sa mismong power on off button natin. So ayan, tatanggalin na natin yung lens mga kamajime. Diyan sa gilid na yan, meron ding mga glue stick na may pandikit siya dyan, so kailangan lang natin siyang kutkutin para kita nyo naman, sa part na yan hindi ko siya kahit persen ko hindi ko siya mabuksan, so kailangan natin siyang tanggalin ng dikit. So ayun, natanggal na nga natin yung dikit mga kamajime. Ayan, niluluwagan na natin dyan sa part na yan. So ayun, tuloy-tuloy lang ikot. Siyempre, kailangan natin ingatan kasi medyo maliliit lang yung wire niyan kaya hindi kailangan mapwersa.
So ayan, ipapakita ko sa inyo yung pagkakaiba ng lens niya, mga kamajime. Ayan. Kita niyo naman sa ilalim, yung sa replacement natin is bilog. Tapos yung sa stock natin, ayan, nakabox siya. Ayan. Ayan. Tapos sa part naman, sa pinakang lens mismo, yung sinasabi ko kanina na nakaplat lang yung sa stock natin. Ayan, kita niyo naman, napakalabo. Tapos ito naman sa left side natin, yan. Yan yung replacement natin. So takpan lang muna natin ulit para may kabit natin na maayos. Ganun lang din ulit, ipipihitin lang din ulit natin. So ayun, bali sa part naman na to, yan, nakabit na natin yung lens nya. Pero wag nyo munang iigpitan, mga kamajime, kasi i-adjust muna natin yung quality nung caption niya kung malinaw o malabo, kasi kayo rin na mag-a-adjust kung malinaw na siya. So sa part na to, nilagyan ko muna siya ng battery para buksan yung camera natin para ma-check natin kung malinaw na ba or malabo yung quality ng video natin. So ayun, at this part naman, mga kamajime, ayan, kung makikita nyo, pinas forward ko na lang, ina-adjust ko na siya left and right kung saan ko makikita yung quality na mas malinaw na kuha niya, mga kamajime. Alright, for this part naman, mga kamajime, ayan, nakikita niyo naman, binabalik ko na yung mga tornilyo niya, tapos lalagyan na natin ng takip, kasi na-adjust na natin yung tamang linaw na naangkop para sa kanya. So ayun, tuloy-tuloy lang tayo, mga kamajime, hanggang sa matapos natin to, siguro pass forward na lang. Tapos abang na lang kayo sa next vlog natin, mga kamajime. Syempre ipapakita natin yung quality, kung gaano siya ka-wide at gaano kalinaw yung quality ng video niya. So ayun, dyan lang kayo, mga kamajime. Tatapusin na natin dito yung vlog natin. Once again, this is Majime Moto. Thank you for watching, guys.